Good morning. Today ang topic natin ngayon hindi about sa work. So kahit nandito ako sa trabaho, yung makikita nyo agad dito tapos sobrang pag. So ang tatalakay natin today guys, kung paano nga kami nakarating dito sa Czech Republic. Balis na yun guys, ang lamig talaga. Kung makita nyo, nasa labas kami pero kailangan daw namin talagang check yung unit. So start tayo sa pag-uusapan namin. Bali ang pag-uusapin namin guys is kung anong agency yung nagpalis sa amin dito papunta sa Czech Republic. Bali ang unang agency namin sa Pinas is yung Banger. So ipapakita ko dyan sa monitor o sa ipa-plus ko dyan kung ano siya. And then ang pangalawa, yung Grape Care. So yun ang pinaka-agency naman dito sa Czech Republic. So paano nga ba kami nag-start para makapunta dito? So i-guide ko kayo guys. I hope na makatulong ako sa inyo. At makapag-apply din kayo as your professional o kahit anong gusto nyo. Marami naman silang hiring dito guys. So ito, i-start tayo guys. Bali ito yung pinaka-email. Kung makikita yun dyan sa plus screen, ito yung agency. Ang agency yung GrapeCare.ltd. Bali dito yan sa Czech Republic. So ang gagawin mo lang dyan, pumunta ka dyan. Tapos yung link, magsasubmit ka ng mga CV mo kung anong position ang gusto mo. Tapos si ano nila yun, ang gagawin nila dun, titignan nila yun kung qualify ka ka talaga dun sa position na inaanap ng isang kumpanya dito sa Czech Republic. Kung gusto mo naman, meron din akong idea para hindi kayo tumaan dun sa link kasi maraming pinipilhap. Ang gagawin mo na lang, check nyo rin dyan sa description, isi-send ko yung email ng mga matatas na tao like si Ma'am Magdalena. Siya yung pinaka head manager ng Breaker, I think. Tapos yung isa naman, si Ma'am Gian. Si Ma'am Gian, siya yung pinaka recruitment naman, from China naman siya. So yun guys, tignan nyo doon sa description ng video na ito, makikita nyo yung mga email nila, tapos i-copy nyo lang, tapos mag-set kayo ng CV nyo and then kung anong position. So ikukwento ko lang sa inyo guys kung paano dito ang pag-apply at ano yung ginawa ko, mga requirements pa na sinabit sa kanila. Step by step tayo guys para hindi kayo madito. At least kung sakali man na nakatanggap kayo ng email, para hindi kayo magtanong kung legit nga ba talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo, 100% legit ang Grape Care. Wow! Guys, umpisa natin guys kung ano ang first step. Balik guys, ang first step na ginawa ko is nagpasa ako dito sa link. Yan na nga, sinasabi ko sa inyo. Ipasa ako ng email ko dyan sa kay Ma'am Magdalena at kay Ma'am Gia. So, yung mga iba kasi guys, sinasabi nila, nagpasa naman ako ng email pero ang tagal naman nilang mag-reply. So guys, gaya ng sinabi sa inyo, mag-wait kayo kasi maraming nag-a-apply yan. Maraming nag-a-apply at marami din gusto makapunta dito kaya iniisa-isa nila talaga yan, yung sinend yung CV o ano man. Para at least, tinitignan talaga nila yung kung qualified kayo kaya mag-wait lang kayo until na makareceive kayo ng email. Guys, bali shout out nga pala kay Sir Jeff. Sila yung nagtanong sa akin, si Sir Jeff at si Sir Aldrin Galicia. Bali sila yung nagtanong sa akin kung paano nga pa mag-apply dito sa Czech Republic. So yan boss, I hope na dito sa ginawa kong video na to na meron kayong idea kung paano mag-apply. Tapos lahat ng details ng agency, ang mga tao yung kukontakin nyo para makapag-apply kayo as your profession like electrician, welder, ganun, CNC. So, ilagay ko siya sa description ng video na to. Tapos, mag-send lang kayo ng CV nyo kung ayaw nyo mag-fill up dun sa pinaka-link na sinasabi nila. So, sasabihin nyo lang kung ano yung position nyo. I am this, pangalan, tapos, position for CNC o electrician. Sabihin nyo lang kung may kailangan ba kayong ganito. Tapos, wait nyo lang guys. Then, mag-email naman sila sa inyo na
is kung kailangan talaga nila kayo immediately and then kung qualify talaga kayo. So, i-share ko lang din guys kung ano yung experience ko, kung paano talaga ang naging process na pagpunta ko dito sa Czech Republic. So, number one guys, after nakareceive ako ng email from Magdalena, bali yung pinaka-manager ng Breaker. So, way back to 2019 pa kami nag-apply. So, nakarating kami dito is 2022 May. So, ganun katagal ang naging process natin. At ganun katagal yung naging ano namin ng kalbaryo namin. Bali, anim kami dito na Pilipino dito sa company na to. And then, ako yung nag-iisang electrician din na in-hire nila. Tapos, tatlong CNC, isang welder, tsaka isang badso. Badso yung taga-putol na mga materials. So, yun guys, after ko maka-receive ng email, and then, yun na, sakto-sakto, meron silang open face-to-face interview dito sa malapit sa Manila Hotel. Yung Manila Hotel, hindi ko alam guys, malapit siya din yung hotel. Bali, Euro Hotel siya, parang European Hotel talaga siya. Bali, doon lahat yung ano namin, doon kami yung interview. So, after namin kami yung interview guys, si Pang Magdalena. Huwag kayong mag-alala sa interview kasi ang interview na yung pinipinan sa iyo is about your CV lang naman. About your CV and then guys, may titignan ko siya sa labas kasi mag-test ka na itatas ko siya. Sinisingan ko lang itong video na ito para at least makakuha kayo ng idea kasi maaga pa kami dito. Okay! Busy kasi masyado kaya daw ko lang itong video. After yun, after yun guys, yun na nga. After receive ng email from Magdalena. Bali yun, nasa ano na tayo, nasa interview na tayo sa Philippines. Sakto punta sila sa Philippines. Yun, inulit ko yung about sa CV o sa ilalagay nyo sa resume nyo. Basta kung anong nilagay nyo doon, dapat talagang ginagawa nyo yun. Kasi yun talaga yung tatanong sa inyo. Wala nang iba. Hindi yung define yourself. O ganun din. Kung ano yung job description nyo before yung trabaho, till now. Ganun ang sasabihin na sa inyo. Kasi guys, pag na-interview kayo, face to face or by virtual, may nakalagay na video dyan. Bali, i-videoan nila kayo kung sagot kayo ng maayos. At naglalagay sila ng earphone para ano, mic. Para malinaw yung pagkakano kasi di-deliver nila yung video na yun sa mismong company. So, meron naman sa company dito na ano, magta-translate ng English. Mag-translate ng English. And then after nun, ang mag-decide hindi rin si Ma'am Magdalena, hindi rin ang director. Ang mag-decide dyan, yun mismo yung mga company na sinagmit nila yung mga video na interview na ginawa nila sa atin, yung mga Pinoy. So, ngayon guys, marami talagang na-hire ngayon na Pilipino. Kung makikita nyo, ang agency ng Venture, yan. Pag-class ko dito sa monitor na ito, yung Venture Agency. So, sila din yung backup agency na ginamit ng Great Care sa atin sa Pilipinas. So, maganda naman, sila yung mag-aasikaso ng mga papers, kung anong kulang pa, submit ko lang. And then, tutulungan din nila kayo sa visa appointment. Diyan sa may yan sa may Manila. Sila rin nagpa-appointment tapos sila ang basikaso, ginahit nila kami doon sa matapos. After kung masubmit lahat ng mga requirements na din ng ministry dito sa Czech Republic. So wait lang kayo ng mga 2 to 3 months or maybe 1 month and then ma-release na nila yung pinaka-visa mo. Kung na-approvean ba. Unlike sa akin kasi guys, nagkaroon ng konting history kasi nga electrician ako, medyo hindi ganun. Medyo selat siya. Kaya ang ministry nag-set sa Breaker tapos minuward sa akin na kailangan daw talaga ng certified true copy ng mga document ko like na mga diploma, mga certificate. So lahat yun guys, pina-apostil ko sa atin. Tumuha muna ako ng certified diploma. Malamig guys, oh. Certified true copy sa BUP Manila. Tapos after noon, nag-proceed kami sa DFA, nagpa-schedule ako ng IDF no? O DFA, DFA Pampanga Robinson. Kumuha ako ng ano guys, ng appointment para ipa-apostle lahat ng mga documents.
afternoon guys. Afternoon, yun na yung naging pagbigay sa akin ng DFA yung mga documents ko. Bali, another na naman guys, after ma-poston, isa na naman magtubong Calvario, pumunta ko sa Ministry, ayun kasi ng Czech Republic sa Makati, sa Century. So, ginawa ko, pinatranslate na yun guys. Pinatranslate mo yung lahat yun. Pagintay na naman ako guys ng mga ilang buwan para matapos yun. Then after nun, yung sinagmit ko, after pasangpit ng pagsangpit ko dun sa embassy, sina nang balang magsangpit dito sa Ministry sa Czech Republic. After 40 days, yung na-receive ko yung email ko. Na-approve na yung visa ko, and then na-receive ko siya noong March 2022. Na-process ako ng April pa lang, basics na sila na nasabit ko na. Tapos April, tapos March, na-receive ko yung visa ko, okay na siya. May 17 kami umalis guys. At May 14. Tapos nag-start ako pala dito, May 17. Bali, ito yung maging nagtrabaho guys. Ililig ko dito ang trabaho as a electrician, kung mahirap ba o hindi. And then, malalaman nyo kung gano'ng maganda ang trabaho dito sa Czech Republic o bandang Europe. So guys, magtsaga lang kayo. Advice ko lang sa mga nag-a-apply by online, magtsaga lang kayo. Tapos, wag na wag kayong magbibigay ng any amount. Mag-iingat kayo until na hindi kayo umalis. Magiging suggestion ko sa iyo. Kasi sa akin, ang nagbayad ng visa ko, yung employer ko, yung ticket, sila na din. Wala kang binayaran ko lang talaga yung parang placement bili na dun sa venture. Venture kasi, syempre, alam naman natin yung sa atin. Alam naman natin ang kalakaran sa atin kung ano yung pamapalakan ng mga agency. So yun guys, kay Sir Jet, tsaka kay Sir Aldrin, I hope na nakita yung itong video na to. Paano mag-apply, and then sana makatulong ako sa inyo kung gusto nyo pumunta dito sa Europe para mag-apply sa profession nyo. Even factory worker guys, open dito. Huwag kayong mag-alala. Experience or without experience sa mga factory, open sila dito. Babae man o lalaki, pero pag skill ka, syempre medyo matas yung rate mo dito. So yun guys, I hope this morning, ngayong araw, na meron akong na-share sa inyo at meron kayong nakita idea kung paano mag-apply dito sa bandang Europe. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat, and don't forget to subscribe and like my video. Share na rin natin guys para at least sa mga kabayan natin na gusto pumunta dito, meron silang idea kung paano mag-apply. So, hanggang sa muli guys, God bless sa ating lahat. Medyo malamig talaga din yung so, ilalagay ko lahat ng mga link dito sa description ng video na ito guys, na lahat ng email, lahat ng pwede mo apply at dito. I hope na makatulong ito sa ating mga kababayan na gusto pa mag-upload. So, saludo ako sa mga kababayan natin at sa kawalan babagyo. Ingat po tayo lagi, and maraming salamat. Bye-bye.